tôi tình kín ông âm pa la la gin la gin ông kín in ông puso namin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Tayo din ay nasa unang araw ng ating paghahanda para sa kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kayo'y mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kami naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, sa sama ng loob, ako'y napaiyak ng malakas. Tumatangis akong nananalangin ng ganito. Ika'y mahabagin at makatarungan. Tapat ka, o Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya naman ako'y iyong kahabagan. Linisin ako at iyong tulungan. Sa kasalanan ko'y huwag mo akong parusahan. Sa di sinasadyang mga kamalian at pagkakasala ng aking magulang. Sa pagkakasala nila at paglabag, itong aming lahi natapot naghirap. Maraming namatay nang sila'y mabihag. Kahit sa ang bansang aming kasadlakan, tinutuya kami't pinag-uusapan, labis na nalagay sa kahihiyan. Ang mga parusang iyong iginawad, tapat at totoo sa amin tumpak. Sa mga magulang nami nararapat, pati na sa amin ang parusa'y tumpak. Pagkat ang utos mo'y di namin tinupad. Gawin mo sa akin iyong maibigan. Pabayaan mo nang makitil ang buhay. Bayaan akong mabalik sa lupa. Masarap pa sa akin ako'y mamayapa. Di ko matitiis na ako'y uyamin. Lubhang mabigat na ang aking pasanin. Panginoon, bayaan ang hirap ko'y magwakas at mamahinga ako sa lahat ng hirap. Mabuti pa ngayon ang ako'y mamatay
kaysa magtiis pa ng hirap sa buhay na ang naririnig ay mga panguyam. Nang panahong iyon, sa Ekbatana, Media, ay may isang dalagang ang pangalay Sara. Pitong ulit na siyang nagpakasal. Ngunit bago siya masipingan, bawat napangasawa niya ay pinapatay ng demonyong Asmodeo. Isang araw, ininsulto siya ng isang babaeng utusan ng kanyang ama. Wika nito, "Pihong ikaw ang pumatay sa iyong mga naging asawa. Tingnan mo, pito ang naging asawa mo. Ngunit wala ni isang nakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Iyan ba ang dahilan kaya mo kami pinagmamalupitan? Mamamatay ng asawa. Mabuti pa'y magpakamatay ka na rin. Hindi namin gustong ikaw ay magkaanak pa." Lubhang nalungkot si Sara ng araw na iyon. Umiiyak siyang umakyat sa silid ng kanyang ama. Nais na niyang magbigti. Ngunit nagbago ang kanyang isip. "Hindi," nasabi niya sa sarili, "hahamakin ng mga tao ang tatay ko kapag ito'y ginawa ko." Tiyak na sasabihin nila sa kanya, "Iisa-isa ang anak mong babae, nagpakamatay pa dahil sa malas. Para kung itinulak ang aking ama sa hukay sa sama ng loob. Mabuti pang hilingin ko sa Panginoon na siya na ang kumitil sa aking buhay para hindi na ako tuyain ng mga tao." Kaya't noon di humarap si Sara sa bintana, itinaas ang mga kamay at nanalangin. Ang dalangin ni Tobit at ni Sara ay narinig ng Panginoon. Noon di tinugon niya ang kanilang pagluhog. Sinugo niya si Anghel Rafael upang sila'y tulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa'yo ako tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa'yo, O Poon, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y bibigo, ang naghihimagsik, ang nasisiphayo. Sa'yo, ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro mo, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa'yo, ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas. At ang kabutihan, noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Sa'yo, ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa'yo, ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
Pagkabuhay ako't buhay, ako'y inyong panaligan nang di mamatay kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay nanindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagdapo si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa 3 at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niyang silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi niyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab ng mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ugali po natin bilang mga Kristiyano o bilang isang tao ay palaging nangangako sa Diyos. Di ba ho, minsan pagsisimulan po natin ang bagong taon, may kanya-kanya tayong pangako. Ang dami-dami nating pinapangako sa Diyos. Magpapakabait tayo, magpapakabuti tayo, tutulong tayo sa mga nangangailangan. Kaya maganda sa araw na ito, magandang tingnan yung mga pangako po ba natin sa Diyos na isasagawa po ba talaga natin? Banggit tayo ng banggit ng mga pangako o yung pangako na ito palaging napapako? Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa na kapag nangako ang Diyos, kapag nangako ang mahal na pong Jesus Nazareno, yung kanyang pangako ay kanyang pangahawakan. Yung kanyang pangako para sa atin ay kanyang tutuparin. At ano nga ba ang pangako ng Diyos para sa atin? Na tayo ay kanyang hindi iiwan. Na tayo ay hindi niya pababayaan. Na tayo ay kanyang sasamahan sa bawat yugto ng ating buhay. Sa ating ebanghelyong napakinggan, tila merong pinaparating ang mga Saduceo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At ano po yung kanilang panawagan? Ano ang mangyayari sa taong namatay?
Mga kapatid, ito yung isang bagay na ayaw nating pag-usapan. Ito yung isang bagay na madalas nating iniiwasan, ang salitang kamatayan. Bakit? Dahil para sa atin, kapag narinig natin yung salitang patay, nakamamatay, tila natatakot tayo. Pero isang realidad ito na mangyayari sa ating lahat. Isang realidad ito na tayong lahat ay hahantong sa dulo ng ating buhay dito sa lupa. Pero pagkatandaan natin mga kapatid sa ating pananampalataya na ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat. Kaya marahil nandoon yung takot natin na mamatay dahil ang pakiramdam natin katapusan na. Ito na ang dulo ng ating buhay. Pero ano ang pangako ng Diyos na merong buhay na naghihintay sa atin sa kabila? Kaya nga sa ating mga Pilipino, napakaganda ng translation natin ng death sa Tagalog. Hindi lang siya namatay, hindi lang siya namatay. Bagkos ang translation natin ng death sa Tagalog ay ano po? Sumakabilang buhay. Dahil naniniwala tayo na merong buhay na naghihintay sa atin sa kabila. At ano po itong buhay na ito? Buhay na ang Diyos lamang ang nakakaalam. Buhay na walang hanggan, nakapiling ang Diyos. Pero ang tanong ng mga Sudaseyo, paano po yun, Panginoon? Merong isang balo, pito ang kanyang asawa. Pagdating po ba sa kaharian ng Diyos, sino ang asawa nitong balo na ito? Mga kapatid, ano ang sabi ng Panginoon? Kapag tayo ay pumanaw, sabi ni Jesus, sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tandaan natin na yung buhay natin dito ay hindi pagpapatuloy ng buhay sa kabila. Bagkos ang buhay na iyon ay buhay na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos para sa atin. Sa madaling salita, mga kapatid, ano ang pangako ng Diyos? Hindi niya tayo pababayaan. Sasamahan niya tayo hanggang sa buhay sa kabila. Sa madaling salita, tumutupad ang Diyos sa kanyang pangako. Tumutupad ang mahal na pong Jesus sa kanyang pangako. Kaya anong hamon sa atin mga kapatid? Ngayong tayo ay patuloy na nabubuhay dito sa lupa, nawa, tumupad din tayo sa napakadami nating pangako sa mahal na pong Jesus Nazareno. Tumupad din tayo sa napakadami nating pangako sa Diyos. Kung ang Diyos laging tumutupad, nawa tayong mga sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, tayong mga sumusunod sa Diyos, tayong mga deboto, tayong mga nananampalataya kay Jesus, nawa tumupad din sa napakadami nating pangako sa Kanya. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misang ito, palalahanan natin ang ating sarili. Ang Diyos tumupad sa Kanyang pangako. Ako kaya, marunong kaya akong tumupad sa aking mga pangako sa Diyos? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, napakamalwalhati ng kapayapaan at pag-asa ng muling pagkabuhay. Malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag-aalinlangan at pagdududa, sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng iisang nabuhay na mag-uli sa walang hanggang kaluwalhatian. Ang ating panalangin, Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami.
ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man, naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pananalangin para sa yumao at para sa mga nagluluksa para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ang pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, Diyos ng mga buhay at bukal ng buhay at ang lahat ng pag-iral, pakinggan mo ang aming mga panalangin na itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dahambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway ang aming kaloob maging si Hesukristo aming Panginoon, ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanpaman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal,
Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod ng maghain ng sarili nang kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito nababanaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Jesus, ang puso mong mahal, bukal ng pag-ibig na lubhang dalisay, nagkatwang tao ka sa lupa'y namuhay. Ikaw ay nagmahal hanggang kamatayan. Nang sugatan nila ang puso mong mahal, dumaloy ang tubig at dugo mong banal na humugas sa aming mga kasalanan. Naghatid sa amin ng walang hanggang buhay. Pag-ibig mo, Jesus, ay walang kapantay.
puspos ng pag-ibig at ng kabutihan, nagpupuri kami sa'yo'y inialay ang buhay na aba sa pagmamahalan. Nang sugatan nila ang puso mong mahal, dumaloy ang tubig at dugo mong banal na humugas sa aming mga kasalanan. Naghatid sa amin ang walang hanggang buhay, pag-ibig mo, Jesus, ay walang kapantay. Nang hugasan nila puso mong mahal, dumaloy ang tubig at dugo mong banal na humugas sa aming mga kasalanan. Naghatid sa amin ang walang hanggang buhay, pag-ibig mo, Jesus, ay walang kapantay. Announcement, Binyagang Bayan 2023. Sa darating po na June 17, 2023, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad po ng bibinyagan ay 0 hanggang 7 taong gulang. Kayo, sa mga nagnanais po, maaari po kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan po sa ground floor, Cardinal Saint Building. Mula po ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Maaari pong hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff po ng parokya, para po sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan po ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ko po igawad ng huling pagbabasbas, gusto ko lamang pong magpasalamat sa ating pong mass sponsor para sa unang araw po ng ating paghanda para sa kapistahan ng kabanal-banal na puso ni Jesus.
ang apostolada ho ng panalangin mula ho sa Vicariate of Espiritu Santo. Palakpakan po natin sila. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.